sa tuwing masama ang ating pakiramdam, halimbawa, inuubo, sinisipon, minsan mas gusto nating humigop ng mainit na sabaw. Kaya naman ibibida namin sa inyo ang isang soup na masustansya. Yan ang halaan soup. Ituturo't iluluto sa atin na ating BFF sa kusina, Chef Tatong Sarto. Teka muna, Tats. Yes. Tanungin ko lang, bakit to tinawag na healthy soup? Kasi yung mga ingredients natin, napaka masustansya. Halaan. Halaan. So, halaan is rich in iodine. No? Iodine. So, maganda siya sa throat. Lalo na ngayon maraming na inuubot, sinisipon. Respiratory diseases. Oh, okay. Then meron siyang malunggay, which is malunggay. Rich in more vitamin C than oranges, more vitamin A than carrots, more calcium than milk, di ba? Then meron tayong ginger, which is luya, hot na spice na bagay din siya sa lalamunan. Oo, meron siyang antioxidant din. Pati yung garlic. Garlic pati rin yan. Okay, kaya siya healthy. Dagdagan lang natin ng luya para yung amhang nandun sa lalamunan. At saka gaganda pa yung boses natin. Magluto na tayo! So, importante mag-isa tayo. No, may konti tayong oil. Yung reason natin na nilalagyan natin ng pag-isa is para lumabas talaga yung flavor ng luya. Kasi may ibang mga flavor compounds kasi na hindi natutunan kung tubig lang. Di ba pag papansin mo, pag ginisa mo yung mga ricados mo, mas nagiging mas lumalabas ang aroma. Yes. So, kailangan mo siya. It fills the whole kitchen. Yeah. So, kailangan natin isote. Unahin natin yung luya. Hindi ko niinuna yung bawang kasi ang bawang madaling masunog. Di ba? At pagsabaw, nagiging mapait siya. Pagkasunog ang bawang? Yes. Okay. So, dapat pagkasabaw, lalo-lalo na, huwag susunugin ang bawang. Yes. Okay. And then? Then, yung onions, meron tayong onion leeks at saka yung pula. Ang white part, nandito siya sa gisa. Eh, bakit kailangan pa ng leeks? Eh, may onion na. Mabango kasi yung leeks. Mabango. Dagdag aroma. Yeah. Lalo na pag seafood, bagay na bagay yung ginger and the leeks na combination of flavor. And then? Lalagyan natin yung halaan. Itong halaan natin, di ba minsan may mga buhangin-buhangin? Paano nga matatanggalin? Pag bago tayong bili, ibababad. Mm-hmm. Lalo pag buhay yung halaan, the best time is to buy it na buhay pa siya. Uh-oh. Ibababad mo siya ng tubig na may asin. Rock salt dapat. Ah, okay. Yan. Then iluluwa niya yung mga impurities niya. Nakanganga. Okay lang na nakanganga. Ah, kasi nag-spit siya ng kwan. Buhay siya eh. Ah, okay. Yan. So, yan, makikita mo sa labas yung mga buhangin. Ito, second cleaning ko na to eh. Ah, sa pangalawa. So, halimbawa, nagpalabas ng marami, hugasan na, tas ibabad ulit. Ibabad ulit, yeah. Gano'ng karaming asin? Yung sa kada apat na basong tubig, lagyan mo isang kutsara ng asin. Apat na baso. So, parang magiging tubig-dagat yung dating niya. Parang nagbubukas yung shells. Akala nila nasa dagat pa rin sila. Pero pagka bumili ka, dapat nakatikom yung shell. Yes, pero managsispit-spit siya nang, di ba? Buhay siya. Nakakita naman ako ng gano'n. Yan. Ayan, dumudura ng tubig. Yan. So, gisa natin siya. Then, lalagyan na natin ng tubig. Hindi pwede yung pinagbabaran. Wag po. Tanong lang. Lalagyan natin yung sabaw. Okay. Pakuluin natin. Pag kumulo na siya, titimplahan natin ng ating patis. Then, yung style natin dito para ma-retain mo yung sustansya ng malunggay, pakuluin mo siya, then patayin mo, then pag wala na yung kulo, lalagay mo na yung malunggay. Saka ilalagay. Then i-leave mo na mga 2 to 3 minutes bago mo kainin. So, ginagawa natin, hindi natin pinapakuluan ng malunggay ng mataas na temperature para hindi mamatay yung mga vitamins niya. Ayan. Lalo na yung vitamin C, which is very sensitive to heat. Sa heat, yeah, okay. Then, konting leeks at kung gusto mo medyo maanghang, lagyan natin ng siling pangsigang. At meron ding tawag dito, nagpapabilis ng metabolism yung anghang. At matapos ang ilang minuto, eto na nga po ang ating healthy halaan soup. Yun! Ako marami! Tayo'y magkasama.